Kaya kapag nalaman ko na nasa pagsasama namin ang daddy mo, niloko niya ako. Magpapatawad niyo ba siya? Depende siguro sa kasalanan. Eh, na ano pong kasalanan ang hindi niyo mapapatawad kung sakasakali? Siguro kapag nalaman ko na anak niya nga talaga si Melissa, yun, sakdulan na nakasalanan yun, di ba, anak? Baliw ka na talaga. Matagal na. Pero, Nay, pinakamaganda sa lahat, alam mo natin na hindi totoo yun. Dahil kapag totoo yun, anak, siguro wala nang kapatawaran yun. Siguro nga talaga nakakabaliw ka, Juancho. Paabuti na natin hanggang sukdulan ang kabaliwan ko. Hindi ako magsasalita kung susundin mo lahat ng gusto ko. Pero kung hindi, makikwento ko kay Dolores para siya naman ang mabaliw. Hindi ko nga ba maintindihan kung bakit galit na galit ako dun sa batang yun. Ngayon nga ang pakiramdam ko. Sana talaga maisipan na ng daddy mo na paalisin siya. Sana nga, Hunay. Para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Ang mabuti pa, mapalis na talaga si Melissa. Kamusta na lagay niya? Well, hindi mabuti. Bakit daw? Gusto niya mapaliwanagan si Rosemary. Hiningi niya ang tulong ko. Paano ang gagawin yun? Hindi mo nga alam eh. Kaya nga lumalapit ako sa inyo. O ano? Nainip na ako. Huling tawad. Sa kondisyon ngayon ni Rosemary, walang pakiging ganyan. Kahit mga magulang iba. Pwede na siguro si Rosario. Hindi rin. Mga sa inyo pa siguro. Sa mga atraso, mga doktor matigal. Mahirap na lumapit doon. Well, kahit ano pa gagawin ko para matulungan ko lang to si Joshua. Kahit magmakaawa pa ako. Talaga. Gagawin mo para kay Joshua. Talagang mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Kuya, anong gagawin ko? Unahan mo na siya. Anong unahan? Sabihin mo na kay Dolores ang lahat. Kuya, alam mo hindi ko pwede gawin yun. Anong hindi? Sigurado akong hihiwalay lang kay Dolores kapag nalaman niya. Ano sa palagay mong gagawin ni Dolores? Kapag kay Violeta mismo lang galing ang impormasyong yan? Yun nga, kuya, eh. Kaya hindi ako pwedeng gumawa ng kahit ano kaysa asama ng loob ni Violeta dahil sigurado ko sasabihin niya kay Dolores. Ano mong sabihin, papatulan mo si Violeta? Alam mo, maganda ka pala, no? Nagbibiro ka ba? Nakita ko yung kakambal mo. Diba, isa naman kayo ng mukha? Siguro dati maganda ako. Hindi na ngayon. Nakakatakot na itsura ko. Ikaw naman, kung magsalita ka, para namang wala ka ng pag-asa. Sinabi ng papa ko, yung adoptive father ko, na gagawin niyang lahat para maibalik ang mukha ko. But I doubt it. Cosmetic surgeon ba ang father mo? Huwag mong sabihin matagal na nangyayari to. Naku, Juancho.
kang huhukay ng sarili mong lipingan. Habang tumatagal, kung ano-anong lumabas sa hukay na yan. Hindi, ubigaini. Pero marami siyang kilala. Maraming cosmetic surgeon sa Amerika. Kaya ayun, dadal niya ako dun. Alam mo, cosmetic surgeon ang asawa ko. Pero magmula nung nagkasakit ako, ayaw na niya mag-practice eh. Sabi nga niya, sana naging cancer specialist na lang siya para napagamot niya ako. Sana pala ako na lang naging asawa ng asawa mo. Tito, bakit ho? Melissa, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Sinabi niyo na ho, di ba, na pakisamahan ko mabuti si Tita Dolores? Hindi yun, Melissa. Meron pa akong ibang ipapakiusap sa'yo. Ano ho yan? Gusto ko lang sana na layuan mo si Violeta. Gusto mo? Maging asawa ng asawa mo? Magpagamot sa asawa ko. Malay mo, ikaw yung sagot sa mga dasal ko. Bakit ho? Wala naman. Ayoko lang kasing si Violeta maging dahilan para masira ang pakikitungo mo kay Dolores sa mga anak ko. Bakit ho? May nangyari ho ba? Wala nangyari. Mas mabuti na yung nag-iingat. Anong dasal? Ay, yung muli siyang mag-practice. Huwag na lang. Baka ma-frustrate lang yung asawa mo pag hindi niya maayos mukha ko. Lalong sumuko. Huwag mo kayo mag-alala. Nung baman ho, hindi ko na gusto talaga yung babaeng yun eh. Alam ko kung siya ang lumalason sa isip ni Rosenda. Kaya galit na galit sa akin ang anak niyo. Pero wala akong kayong dapat alalahanin. Iiwasan ko siya. Salamat, anak. Alam niyo, hindi ko maipaliwanag yung saya na nararamdaman ko kapag tinatawag niyo akong anak. Paano po ba kami ang makakatulong? Alam mo, Daniel, sa ngayon kasi mahirap eh. Sabi kasi nung psychologist namin, matatagalan daw yung proseso bago matanggap ni Rosemary yung kalagayan niya. Wala naman po talagang kasalanan si Joshua eh. Yun lang po gusto niya paabot kay Rosemary. Ano to? Card ko. Sakaling magbago ang isip mo. Gusto mong magpagamot. At maisipan mong ayaw mong magpagamot sa Amerika. Nandiyan naman ang asawa ko. Hindi na lang siguro. Salamat na lang. Oo nga. Kaso mahirap naman kausapin si Rosemary. Eh, ano po ba magagawa namin para kay Joshua? Hindi siya matahimik. Pinaparusahan niya ang sarili niya sa isang bagay na hindi naman niya kasalanan. Sige, di bali, hayaan niyo. Siguro ako na lang ang kakausap kay Joshua. Kahit papaano sa akin man lang mapanatag ang kalooban niya. Sige. Joshua? Sa kanto. Sabihin mabuti.
Alam ko, Joshua, na nahihirapan ka dahil kay Rosemary. Mahal ko po ang anak ninyo. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit sa akin. Hindi naman siya siguro nagagalit sa'yo. Hindi niya palang siguro matanggap yung nangyari sa kanya. Iniisip niya na dahil siguro sinanay yung mukha niya, kaya wala nang pwede magmahal sa kanya. Tago mo na rin. Sakaling mangailangan ka rin ng kaibigan. Yun ang mas kailangan ko. Hindi naman mukha niya ang minahal ko eh. Tatlong mukha yun. Pero si Rosemary ang minahal ko dahil sa kalooban niya. Alam ko yan, Joshua. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa akin. Gusto ko po siya makausap. Eh, hindi pa yata siya handa. Gusto kong malaman niya kung ano nasa kalooban ko. Handa ka na ba na marinig ang mga bagay na hindi mo gusto marinig? Alalahanin mo, Joshua. Ang kakausapin mong Rosemary ngayon, iba. Isang Rosemary na hindi lang nawasak ang mukha, kundi pati ang kalooban niya. Ang ganda yata ng ngiti mo ngayong araw na to, ha, Violeta? Aba! Sabihin na nating ito na ang simula ng maliligayang araw ko. Talaga? Oo. May kinalaman kay Wanchi yan, ano? Paano mo alam? Anak? Mom? Anak, may gusto sanang kumausap sa'yo. Eh, si Wanjo lang naman ang pwede magpangiti sa'yo ng ganyan eh. Ano ba ang balita? Ngingiti din ba ako? Ay, hindi ka lang ngingiti. Pwede ka nang magpakatay ng baka at mag-celebrate tayo dahil panalo na. Talaga? Saan? Hawak ko na ang ulo ni Juancho sa mga palad ko. Eh, paano mo naman nagawa yun na kahit kailan hindi mo naman nagawa? Nasabi ko na ang dapat sabihin. Wala ang dapat pag-usapan pa. Anak, bigyan mo lang sana ng pagkakataon na kausapin ka ni Joshua. Ha? Sige na. Nararamdaman mo. Gusto ko lang malaman mo na karamay mo ako sa lahat. Sa iyong paghihirap, iyaan mo ako ang pumasan. Sa iyong kalukutan, iyaan mo pasayahin kita. At sa iyong pag-iisa, gusto ko lang malaman mo na hinding-hindi kita iiwan dahil mahal na mahal kita. Sabihin na nating nandun ako sa tamang lugar at tamang oras. Talaga? Ano yun? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Basta may kinalaman si Melissa dito. Totoo ba lahat na sinasabi mo? Totoo, Rosemary. Kung mahal mo ako, isa lang ang hihilingin ko. Kahit ano. Kalimutan mo na ako. Tapusin na natin to. It's over, Joshua. Thank you.